Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. If you're new to this channel, baka gusto mong i-check yung previous lesson natin. Also, you may hit the subscribe button for more videos like this. For today's lesson, continuation lang siya nung previous lesson natin. And quick review, last time, pinag-aralan natin yung pagbilang ng 1 to 100 and also yung days of the week and months of the year. So now, sabi dito sa taas, 날짜와 요일을 이야기해 보세요. So again, yung 이야기해 보세요 is discuss or pag-usapan. And then yung 날짜 means date and yung 요일 means day. So yung 와 here is the word and in English. So pag i-discuss daw yung date and day. So another Korean calendar yung nasa picture natin. And if maalala nyo yung previous lesson natin, yung Google is September. So, if hindi nyo naman naaalala, you can always check yung ating previous lesson. Okay, so here, yung ating days of the week. Again, yung quick review lang natin. Yuil. So, ito yung day. So, we have yung una, Iryuil, it means Sunday. Okay, Waryuil, Monday. Hwayuil, Tuesday. Suyuil, Wednesday. Mogyuil, Thursday. Kumyuil, Friday. Toyuil, Saturday. So again, that's Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Now, sa atin namang mga numbers here sa baba. So, meron tayong review ulit. Mabilis lang. So, pag unit of ones, so si Il, I, Sam, Sa, O, Yuk, Chil, Pal, Gu, and then yung unit of tens dito, Ship. So from 10 to 30, yan, unit of tens na sila, dalawa na yung figures natin. So i-quick review ko lang kayo para matandaan nyo ulit. So again, si 10 is a ship. So from 11 to 19, yung first number natin is 1, which is, ang value niya is 10. Okay, so yung magiging first syllable ng word natin is always ship. So yung second figure natin, 1, 2, 3, which is value of ones or unit of ones lang siya, balik lang siya kay il, i, sam, sa. So yung ship il will become, yung 11 will become ship il. And then si 12 is ship E. Okay, so I hope nakikita niyo yung pattern. Then yung ship sam, si 13 is ship sam. 14, ship sa. 15, ship o. And so on and so forth. And then tingnan natin sa 20 to 30. So, dito, yung unit of tens natin, number 2 na siya, hindi na siya 1. So, yung number 2 natin dito, balikan natin, is E. Okay, so yung first syllable na sa word natin is E, ship, since unit of tens na siya. So, kanina, ship, ngayon, E, ship. Tapos, yung 21 natin, E, ship, balik ulit kay 1, 2, 3. So, E, ship, il. So, yung 22 is E, ship, E. And then, si 23 is E, ship, sam. And so on and so forth. So, again, pag nalilito pa rin kayo, you can always check yung ating previous lesson. So, now, meron tayong additional vocabs. Here, makikita nyo si Oje. Ibig sabihin yan, yesterday, kahapon. And then, 오늘, today, ngayon. And then, 내일, tomorrow or bukas. And then also, we have yung ating weeks. Ju. So, ibig sabihin yan, week. Okay? Ju is week. And then, yung jinan, here, jinan means last or
previous. Okay, yung previous week, nagdaang linggo, last week. And then yung ibon, this, itong linggo, time, this time, yung week na to. And then yung daum ju is next week, since daum is next. Okay, susunod na linggo. Okay, tingnan natin. Sabi dito sa baba, may example tayong question and answer. Ang tanong, honori muson yo irieyo. Honor, again, that's today. And then, muson, what? Yoil means day. So, yung pangalan nung day. Yun yung tinatanong niya. So, ang pinaka-translation neto is, what day is it today? Okay, and again, yung tinatanong dito na day is yung name. Okay, so yung sagot niya is suyoir iyeyo. So ano nga ulit yung suyoir? Check natin sa taas. Suyoir is Wednesday. Okay, so yung sagot niya is it's Wednesday. Now, halimbawa ang ano natin, ang araw natin for today, tingnan natin. Today is November 29, 2022, which is Tuesday. Okay, so pag tinanong ko kayo, honorun, honori musun yoirieyo, what day is it today? Honori musun yoirieyo, so yung sagot nyo will be Tuesday, which is, balik tayo sa taas, ano yung Tuesday? Hwa yoir. So, the answer will be Hwa yoir iyeyo. Okay. So, baba tayo. Sabi dyan, Myodwol myodchir iyeyo. Musun yoir iyeyo. So, si Myodwol myodchir, ito, ang tinatanong dito is yung bilang. So, myodwol pang ilan, kumbaga. So, pang ilang wall is buwan. Ayusin natin. So, wall is buwan. Pang ilang buwan. And then, si myodchil, same siya. Pang ilan? Pang ilang araw. Okay, so napansin niyo yung difference. Pag yung tinatanong mo is yung name ng araw, ang tanong mo is musen yowil. Pero pag ang gusto mong itanong is yung pang ilang buwan or pang ilang araw, myodwol myodchil. Okay, so sulat ko muna. Pang ilang araw. So, simple sa atin, ang tanong mo dito is, anong petsa, di ba? Anong petsa ngayon? Or anong petsa ba? So, musun yuwil. So, dito, andito ulit si musun yuwil. So, pag ganito na yung question, ang ibig sabihin na niyan is yung name na nung araw. What day? So, yung sinasabi niya dyan is yung name. Okay? So, tingnan natin yung mga tanong. Neiri musun yuwil iyeyo. Again, that's neiri musun yuwil iyeyo. Nail, tomorrow. And then yung musun yuwil, again, ito yung anong pangalan nung araw. Musun yuwil. So, tingnan natin yung calendar natin sa taas. So, naka-highlight yung 11, which is Wednesday or suyuwil. So, nail, sabi niya, tinatanong niya, nail, musun yuwil yeyo. So, nail, anong araw daw? Mog yuwil. Thursday. So, yung sagot natin dito, Neiri muson yuwiri yeyo, Mog yuwiri yeyo. Ganun lang kasimple. Mog yuwir iyeyo. Next, Jinanju suyuiri myochiri yeyo. So, Jinanju is last week. Suyuil is Wednesday. And then, myochil. So, ito yung pang ilan. Pang ilang araw. Okay, so, balikan ulit natin yung calendar natin. Sabi niya, last week, Wednesday.
So, dito yung week na pinag-usapan natin today is this week. Oh, no. So, last week daw yung tinatanong niya. So, we have to move ng isang linggo. So, dito. Last week, Chinanju, so you will. So, yung so you will is Wednesday. So, ito. And then, yung pinaka-question niya, Myot chill, pang ilang araw daw yung Wednesday last week. So, based dito sa calendar natin, it's the 4th. Okay, so pang-apat. So, yung answer natin dito is Sail Iyeyo. Okay, or gusto nyong isulat yung number 4 in 2 words. So, Sail Iyeyo. Pero usually, ganito siya sinusulat, yung number. And then, iladagdag mo yung il, which means day. And then, Iyeyo. Sail Iyeyo. Okay? Next, Ibonju Tuyuiri Myochiriyeyo. Ibonju means this week. And then Tuyuil means Saturday. Myochil. So again, pag Myochil yung tanong, pang ilan? Same sila dito. Okay, so tingnan natin. Ibonju. So this week. And then Saturday. So ito yung pinaka week natin this week. And then Saturday is yung Tuyuil here. Pang ilan siya? Pang 14th. Okay, so since pang 14th siya, ang sagot nyo is Shipsail Iyeyo. Shipsail Iyeyo. So I hope clear yon, and sana na sundan nyo yung ating pagsagot. And that's it. Again, if you have any questions or suggestion, please do not hesitate to comment down below. And if you find this video helpful or will be beneficial to anyone you know who's interested in Korean language, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching!